Itong si Pantaleon Alvarez, hindi ko alam kung ito ba ay matapang lamang kapag kakampi ng mga Duterte. Pero pagkakalaban ng mga Duterte o pagka Duterte mismo ang usapin, nababahag po ito. Kung matatandaan po ninyo, ito po ay pinatalsik ni Sara Duterte bilang Speaker of the House. At sinabihan siya ni Sara Duterte, huwag mong babanggitin ang aking pangalan o kung anuman. Tahimik since then si Pantaleon Alvarez. Natamemi po ito dahil Duterte yung nagsasalita. Eh ngayon, tinitira ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kaya parang may pinaghuhugutan ng katapangan. At tinawag niya pang Bobong Marcos si Pangulong Bongbong Marcos doon po sa naging rally sa Maisug, sa Davao del Norte na tinatawag po nilang Maisug Rally. Kung saan ito pong in particular pinanawagan niya na magbitiw ng suporta ang ating mga kasundaluhan sa ating Commander-in-Chief. Walang iba siyempre kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Balikan po natin yung particular ng pangyayari na yan dito po sa vlog ni Batas with Attorney Claire, kung saan may mga salitang hindi tayo maintindihan pero as a whole, makikita naman natin kung ano po yung layunin dito nitong si Pantaleon Alvarez. Pakinggan natin ang kanyang mga sinambit dito sa rally na ito nung nakaraang o nitong natapos po na linggo. 5 minuto lang. Sud-unga pag-ayo ang inyong mga anak na nagdula-dula. Sud-unga pag-ayo ang inyong mga kapika sa kinabuhi. Unya, huna-hunaa na kung mabuto ang gira magkagubot, kamo magiging naa sa atubangan, ipaon magiging mo dito. Fearmongerer itong si Pantaleon Alvarez katulad ng mga DD sheets, mga fearmongerer at warmongering. Lagi nilang sinasabi na magkakagera. Huwag po tayong magpapaniwala dyan mga tol. Ang ginagawa po ng China ngayon ay i-intimidate tayo. Pero hindi po yan maglulunsad ng gera sa atin. At higit sa lahat, hindi naman po Pilipinas mangunguna sa isang gera. Kaya wag po tayong matakot na magkakaroon po ng gera. Una-una, kung mawad-an mong kinabuhi, unsay kaugmaon sa inyong mga anak. Unsay kaugmaon nga giatubang sa inyong pamilya. Luoy kayo. Dili kaya sa gobyerno, suportahan ang inyong mga anak. Dili kaya sa gobyerno, suportahan ang inyong mga pamilya. Busa, mag-uban ta. Kinibanggod, basaha ang, basahin nyo yung saligang batas. Ako paulit-ulit kong binasa yan. Naghanap ako ng provision doon. Tingnan nyo kung paano niya gagamitin ang kanyang pagiging abogado para po pangatwiranan yung kanyang panawagan sa Armed Forces of the Philippines. Kung ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines? Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi, the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Totoo naman. Hindi mo talaga mababasa doon at hindi nasusulat doon. Ano? Pero, bahagi ng trabaho, kaya nga tayo may Presidential Security Group na nakapailalim sa ating Office of the President na binubuo ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Uniformed Service in particular sa ating gobyerno. Yan po yung composition ng Presidential Security Group. At para saan pa kung bakit merong mga sundalo doon? Para protektahan ang ating Pangulo ng Pilipinas na naaayon po sa ating konstitusyon. Ang mahirap dito kay Pantaleon Alvarez, ginagawa niyang literal ang ibig sabihin nito. Porkit hindi daw nabasa doon sa ating konstitusyon, the President shall be protected by the Armed Forces of the Philippines. Hindi nabasa, kaya hindi na raw po yung tungkulin ng ating Armed Forces of the Philippines. Anyway, kung iyan ang argumento niya, et gamitin niya ngayon yan bilang depensa the moment na sampahan na po siya ng kasong inciting to sedition. Kasi sa mga susunod na salita dito nitong si Pantaleon Alvarez, babanggitin niya po ang mga katagang ito, mga tol. Panoorin po ninyo ang balita na ito. Please to withdraw their support for the president.
Vivian Gulia reports. Please withdraw your support to the chief executive. This call from Davao del Norte First District Representative Bantalyon. Please withdraw your support to the chief executive. Nananawagan po siya ng pagbibitiw ng suporta ng ating armed forces sa ating commander-in-chief. Yan ba ay makatwiran? Yan ba ay naaayon sa batas? Yan ba ay paglabag sa batas? Sa aking paniniwala bilang isang criminologist, syempre di naman ako abogado, hindi po ito legal na opinion, ha? Pero naniniwala ako na Pantaleon Alvarez did commit inciting to sedition sa pagsasabi niya na yan na baklasin ng ating mga sundalo ang kanilang suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At kung kanya ngayon dinidepensahan ang pahayag niya na yan bilang pag-exercise sa kanyang karapatan to freedom of expression or pag-exercise ng kanyang kalayaan sa pamamahayag, eh depensa niya na lamang yan na maaaring ilatag kapag siya po ay nasampahan ng kaso sa hukuman. Kasi dito sa balita na ito, mga tol, ipangangatwiran niya na siya po ay nag-e-exercise lamang ng kanyang karapatan to free speech and expression. Tuloy po natin ang panonood dito. District Representative Rufus Rodriguez believes in the House of Representatives to be calling for with Alvarez maintains he did nothing that constitutes disorderly conduct under the rules of the House of Representatives. Under the House rules, the House may... rules pala pinag-uusapan dito. Dito tayo. Sa isang... Dito, Advan. Hindi ko na i-timestamp eh. Sorry. House of Representatives... Anyway, ibang usapin niya. Ayokong pag-usapan niyang alleged violation sa Ethics Committee ng House of Representatives. Ang pinangangatwiran ngayon itong si Pantaleon Alvarez ay wala daw po siyang ginawang inciting to sedition. Nor rebellion. I agree with the fact na hindi po siya nakapag-commit ng sedition nor rebellion. Pero I believe na meron pong inciting to sedition dito. At dahil po dyan, meron pong mga mambabatas na hindi po nagustuhan ng kanyang mga sinambit. Isa po dito, in particular, ang isang lawmaker mula po sa ating House of Representatives. Basahin po natin ang balita na ito. A lawmaker said that former House Speaker Pantaleon Alvarez should be charged by the Department of Justice for sedition after his seditious statement. Representative Jordin Jesus Romualdo urged the DOJ to file charges against Alvarez after his pronouncement in an evening rally on Sunday. The latter urged the Armed Forces of the Philippines to withdraw their support for President Ferdinand Marcos Jr., saying that it would attain peace and stability. Bakit ako hindi umaagree sa sedition dito, mga tol? Kasi sa sedition, there must be a tumultuous circumstances. Magulo. May violence, may intimidations, which is lacking naman dito sa nangyaring rally sa Davao del Norte. Pero yung kanyang panawagan na mag-withdraw ng support ang ating mga sundalo sa ating commander-in-chief, at the same time, yung panghihimok niya sa mga naroroon na mga tao na magalit sa ating duly constituted authority in the person of our beloved President Bongbong Marcos, I believe constitutes an inciting to sedition. Kasi pinapaalab niya yung damdamin ng mga tao doon na magalit sa ating authority, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At hindi lamang ito ang nakapansin sa kanya. Even ang ating mga senador, siya po ay tinuligsa. Pakinggan po ninyo ang balita na ito. Inontra ng ilang senador ang panawagan ni dating House Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa militar na iatras ang suporta nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para kay Senador Jinggoy Estrada, Chairperson ng Senate Committee on National Defense, wala sa lugar ang naging panawagan ng kongresista.
payo naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel kay Congressman Alvarez na huwag idamay ang militar sa mga usaping may kinalaman sa politika. Naniniwala naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva na loyal ang Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Marcos. Yan ang mga so far dito sa balita na ito na nagkondena sa sinabi po nitong si Pantaleon Alvarez. Pero ang pinakamahalaga na dapat po nating banggitin sa oras na ito, syempre yung latest statement ng ating National Security Advisor. But before that, balikan lang din muna natin yung mga nangyari sa mga nakalipas na araw patungkol po dito sa napahayag nitong si Pantaleon Alvarez. In particular, yung Philippine Navy po natin, inutusan ang kanilang 9th Marine Brigade na alamin dito kay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez at magpaliwanag kung ano po ba yung kanyang panawagan na mag-withdraw ng support ang ating armed forces sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi bakit? Bakit po nagganito ang Philippine Navy? Si Pantaleon Alvarez ay meron pong mataas na ranggo bilang reservist ng Philippine Navy. At hindi po makatuwiran para sa isang reservist na nabibilang nga dyan sa Philippine Navy na manawagan sa Commander-in-Chief para magbitiw sa pwesto. Kaya nararapat lamang magpaliwanag dito itong si Pantaleon Alvarez. Otherwise, dapat tanggalin ang kanyang pagiging reserve sa Philippine Navy. At ang ating Armed Forces of the Philippines, nagbigay na rin po ito ng pahayag nitong nakaraang araw. At ayon po sa ating Armed Forces of the Philippines, okay, saan ba nakalagay yun? Oh, no, I'm sorry. Ayon po sa ating Department of National Defense Secretary, hindi ko nailagay dito yung statement ng ating Armed Forces of the Philippines, banggitin ko na lamang yung sinabi nito pong si Police, nitong si General Romeo Browner, ang Chief of Staff ng ating Armed Forces of the Philippines, that they are committed professionally to their profession and sila po ay susunod kung ano po ang itinatadhana ng ating konstitusyon. Ang ating konstitusyon, syempre, shall protect and serve the Filipino people, which is yung pinapaliwanag nitong si Pantaleon Alvarez. Pero ginagaslight niya yung mga tao para lumabas na siya yung tama at mali yung kung magpapatuloy pa ang suporta ng ating mga kasundaluan sa ating Pangulo. Hindi po siya tama doon. Dahil ang ating mga sundalo, nanumpa po sila na po protektahan ng ating konstitusyon at ang ating konstitusyon, sinasaad doon na ang kanilang commander-in-chief na ang ating Armed Forces of the Philippines ay ang ating commander, o ang commander-in-chief rather ng ating Armed Forces of the Philippines ay ang ating Pangulo ng Pilipinas. In short, dapat protektahan po nila ang ating Pangulo ng Pilipinas. At ayon nga po dito sa ating Secretary ng National Defense, sabi niya po, yesterday, the AFP is standing steadfast in upholding the Constitution under the leadership of the Commander-in-Chief, President Ferdinand R. Marcos Jr. Any attempt to sway them away from this duty or to patronize them to support a partisan agenda is futile, particularly when this agenda dovetails with a foreign interest contrary to our own national interest. Calls for them to withdraw support will not amount to anything but to a possible criminal investigation. Related to that, nagpahayag na po ang ating Department of Justice Secretary na ito pong pangyayari na ito ay pinapaimbestigahan niya na po sa DOJ. Sabi po ng ating secretary na si Boyeng Remulla, quote and quote, I have ordered an investigation on the statements of Congressman Pantaleon Alvarez to determine whether it has risen to the level of sedition, inciting to sedition, or even rebellion. As a former lawmaker myself, I would like to remind Congressman Alvarez to act in accordance to the highest standards of ethics, morality, and nationalism, and avoid remarks unbecoming of a member of the House of Representatives. Malinaw ngayon sa atin mga tol na ito po ay seryosong tinitingnan ng ating gobyerno, and we are hoping na ito po ay turuan ng leksyon ng ating otoridad.
kasi sumusobra na talaga ang mga ganitong uri ng tao sa hanay nila na mga sumusuporta kay Rodrigo Duterte. Hayagan po silang lumalapas tangan sa karapatan po ng kapwa po natin Pilipino. Kung hindi naman po sa karapatan ng ating kapwa Pilipino, lumalabag po sila sa batas sa harapan po ng publiko. Ang mga tinutukoy kong individual, partikular si Glenn Chong, si Harry Roque, si Rodrigo Duterte, si Pantaleon Alvarez, and probably si Attorney Vic Rodriguez. Pero dito, sana itong si Pantaleon Alvarez in particular, kasuhan po ng inciting to sedition. And finally, naglabas po ng statement ang ating National Security Council. At ayon po sa ating National Security Advisor na si Secretary Eduardo M. Anyo, kanya po itong tinutuligsa. Basahin po natin ang 4 paragraphs na ito na mensahe ng ating Secretary Anyo. With respect to his recent call to the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police to withdraw support from the administration, Representative Pantaleon Alvarez severely underestimated the professionalism and integrity of both the AFP and the PNP. Both institutions are loyal to the Constitution, the rule of law, the chain of command, and the President as Commander-in-Chief of the Armed Forces. Insinuations to the contrary are baseless and unfounded. Any call for withdrawal of support when done by a public official, more so one that is also a high-ranking reservist officer, is not only irresponsible but also illegal and unconstitutional. Yan po ang salita ng ating Secretary ng National Security Council na si Secretary Anyo. Illegal po at unconstitutional ang ginawa po nitong si Pantaleon Alvarez. At balikan po natin yung pagiging miyembro niya po ng Philippine Navy Reservist. Dapat tanggalan po ito ng Philippine Navy ng pagiging reserve o alisin po sa tinatawag na reserve force. Ang taas po ng ranggo nito, kung hindi po tayo nagkakamali dito, ang katumbas ng ranggo po nito sa Army ay Colonel. Hindi ko lamang kabisado ang rank classifications ng Philippine Navy, pero mataas po ang posisyon bilang reservist nitong si Pantaleon Alvarez. At hindi po iyon maganda na siya mismo bilang reservist nananawagan po sa Commander-in-Chief na bumaba sa pwesto na base lamang po sa kanyang political na paniniwala. Tandaan po natin, ang sinasabi po nitong si Pantaleon Alvarez ay hindi po para sa interes ng tao. Ito po ay para sa kanilang personal at political na interes. Tandaan po natin ito, ha, mga tol. Uulitin ko po, kailangan po nating tandaan ito. Nananawagan sila ng pagbibitiw sa pwesto ng ating Pangulong Bongbong Marcos para ang sumunod na Pangulo, walang iba kung hindi ang isinusulong po nila na si Vice President Sara Duterte. Alam na alam kasi nila na by law of succession, kapag ka nag-resign si Pangulong Bongbong Marcos, ang papalit na presidente ay si Sara Duterte. Tingnan ninyo, hindi po para sa tao ang ninanais po nila. Hindi po para sa bansa, kung hindi para isulong lamang ang kanilang interes na personal at kanilang mga political motivation. Tuloy pa po natin ang sinasabi po dito. Ayon pa po dito kay Secretary Anyo, it erodes the very foundation of our democratic institution and undermines the supremacy of civilian authority over the military. Such utterances and actions can be construed as seditious or rebellious and they have no place in our society. Ngayon, bagamat hindi po tayo abogado, pero alam niyo mga tol, mali kasing paniniwala nating mga Pilipino na kapag tayo po ay hindi abogado, hindi na po tayo mag-aaral patungkol sa batas. Obligasyon po natin bilang Pilipino na alamin kung ano po ang umiiral na batas sa ating lipunan. Hindi man natin perfectong alam yan, pero dapat at least alam natin kung ano yung mga basic na pamantayan para hindi po tayo lumalabag sa batas. Pag-aralan natin ang bahagya kung ano ba sa madaling paliwanag ang rebellion, sedition, at saka
ang inciting to sedition. Kasi dito naniniwala ako, kahit hindi ako abogado, ang paniniwala ko rito, Pantaleon Alvarez did commit inciting to sedition. Bakit inciting to sedition lamang para sa paniniwala ko po? Kasi sa rebellion, mga elements ang kailangan na present, di ba? Ang unang-unang elemento ng rebellion, as stated sa ating revised penal code, is by taking arms publicly, there is a public uprising and taking arms against the government. Wala pong public uprising ngayon. Wala pong nag-arma sa kanila, particular doon sa Davao del Norte, para masabi po nating merong rebellion. Hindi naman po sila kasapi ng mga nagre-rebelding grupo sa ating gobyerno sa kasalukuyan. Katulad ng mga, although tinuturing natin terrorist, mga CPP, NPA. Pagdating naman po sa sedition, ito po is coupled ng elementong tinatawag na tumultus. Di ibig sabihin, merong kaguluhan, merong violence, merong intimidation, eh wala naman po iyon doon po sa nangyaring rally sa Davao del Norte. Pero ang pagsasalita po nitong si Pantaleon Alvarez at panghihimok sa mga tao na nanroon na magalit sa ating duly constituted authorities na elemento po ng sedition, I believe, inciting po iyon, of sedition, at maaari po siyang papanugutin doon. Sa aking paniniwala, makakasuhan po itong si Pantaleon Alvarez. Now, pagdating sa conviction, ibang istorya na po yun. Yun naman ang sinasabi ng isang abogado na nireaksyonan po natin kahapon. Na-interview sa Teleradio Servicio, di ba? Servicio Teleradio, kung hindi ako nagkamali sa titulo ng programa. Sabi niya, kung gugustuhin po ng ating gobyerno, makakasuhan po itong si Pantaleon Alvarez. Kasi kitang-kita naman ang ebidensya. Nagsalita po siya ng mga katagang ito. Ulitin po natin, mga tol. Bagamat hindi natin maintindihan, pero pagpasensyahan nyo na, ulitin po natin dahil ito talaga ang illegal na ginawa nitong si Pantaleon Alvarez sa ating pagkakaunawa. 5 minuto lang. Sununga pag-ayo ang inyong mga anak na nagdula-dula. Sununga pag-ayo ang inyong mga kapika sa kinabuhi. Unya, huna-huna ah, na kung buto ang gira, magkagubot. Kamu magiging naa sa tubangan, ipaon magiging mo dito. Huna-huna ah, kung mawadaan mong kinabuhi. Ito ang depensa ni Pantaleon Alvarez ha, nadala lang daw siya ng emosyon. Sa isang banda, pinaninindigan niya raw kung ano yung mga sinabi niya. Pero, tandaan po natin, sa mga ganitong krimen, sa mga nag-aaral dyan ng criminology, hindi kasi ako abogado, kaya sasabihin ko na lang, sa mga nag-aaral dyan ng criminology, alam ninyo na ang paglabag sa batas classified by dolo or culpa. Dolo is done with deliberate intent. Ibig sabihin, it is coupled with intent, intelligence, and freedom of action. Intent, ginusto niya to, ginawa niya. Ha? Malaya niyang sinabi yung kanyang mga pinahayag dito. Higit sa lahat, hindi po maganda yung kanyang intention dito, pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy po natin ang sinasabi dito nitong si Pantaleon Alvarez. Unsay kaugmaon sa inyong mga anak? Unsay kaugmaon nga giatubang sa inyong pamilya? Luuri kayo. Dili kaya sa gobyerno suportahan ang inyong mga anak. Dili kaya sa gobyerno suportahan ang inyong mga pamilya. Busa, mag-uban ta. Kinibanggod, basahan, basahin nyo yung saligang batas. Ako paulit-ulit kong binasa yan. Naghanap ako ng provision doon kung ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi, the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Ang nakalagay sa saligang batas ganito, the Armed Forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ngayon, pag ba pinayagan natin na pumutok yung gera sa West Philippine Sea, yan ba pinrotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinrotektahan natin ang state?
Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction, famine, hunger. Mayayari po yan. Fearmongerer, di ba? Tuloy natin. Nananakot. Inuulit natin, huwag tayong matakot, mga tol. Kasi pag nagpa-intimidate tayo sa China, talo tayo rito. Ha? Pag tayo po'y nagpatakot sa China, talo po tayo sa usapin sa West Philippine Sea. Ganon kasimple yon. Hindi tayo gegerahin ng China. Bakit hindi tayo gegerahin ng China? Malaking gulo po yan na magre-resulta po sa pagbagsak partikular ng kanilang ekonomiya at maaaring pagkasira ng kanilang bansa. Oo! Maaaring mag-iba tayo, magkandamatayan tayo rito, pero definitely, maraming mamamatay sa kanila at magigiba ang bansang China. At hindi po hahayaan ng China na humantong sa ganong punto. Kaya hindi po sila ang unang magpapaputok dyan. At definitely, ang Pilipinas, hindi po tayo manggigera. Kaya walang mangyayaring gera, wala po tayong dapat ikatakot sa punto na yon. Taliwas sa mga sinasabi nitong sina Pantaleon Arbares at nina Hany Roque at iba pa dyan, na magkakaroon ng gera dahil sa usapin sa West Philippine Sea. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simple lang. Oh, ito na. Sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the chief executive. Okay. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang provision sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang Grabe mang gaslight sa provision sa ating constitution. Ano? In particular, ang sinasabi mo, Pantaleon Alvarez is stated under Article 2, Section 4 ng ating 1987 Constitution. Eh. The state shall protect and serve the people. The prime duty of the government is to serve and protect the people. Yun. Yun na yun yung sinasabi mo. Pero mali yung pagpapaliwanag mo sa taong bayan. Bahagi ng pagprotekta at paglilingkod ng gobyerno sa ating bayan ay siguraduhin na ang presidential, na ang president or commander-in-chief ay nasa tamang kalagayan at maayos, safe sa lahat ng pagkakataon. Dahil siya yung namamahala. Anything na mangyari sa Pangulo ng Pilipinas, magkakagulo. Malalagay sa alanganin ang ating demokrasya. At yung sinasabi mo dito is indeed illegal. At all acts that is illegal is unconstitutional. Paglabag sa batas, hindi naaayon sa ating konstitusyon. Kasi ang basic premise, kapag ka tama ang ating ginagawa, that is constitutional. Tapos ngayon, papaliwanagan mo ang mga manonood mo diyan sa rally na yan na pagka nag-withdraw ng suporta ang ating mga sundalo sa ating presidente, eh nasunod pa sila sa ating konstitusyon. Grabing panluloko yan na ginagawa ninyo sa mga tatanga-tanga ninyong supporter. Yan lang ang masasabi ko dyan, mga tol. Ang naniniwala dito sa mga sinasabi ni Pantaleon Alvarez ay mga tatanga-tanga. Kaya ituloy po natin ang sinasabi po dito ng ating National Security Advisor. Sabi po ni Secretary Anyo, in a democratic society such as ours, the armed forces are neutral and apolitical, serving the interest of the nation as a whole. Kaya wag niyong i-drag ang mga sundalo, ang ating mga pulis, sa political affairs na meron kayo. Ha? Wag niyo silang kaladkarin sa politika sa madaling salita. The AFP and PNP shall continue to remain above petty partisan, political or personal interest. Representative Alvarez and others who may have who may be similarly inclined should not drag such respected institution to serve their partisan agenda or self-interest, even if such calls are made as he claimed in a fit of emotion.
pakinggan mo ngayon itong sinasabi sa iyo ni Secretary Anyo. Hindi mo pwedeng ikatuwiran, Pantalyon Alvarez, na nadala ka lamang ng iyong emosyon. Kaya mo nasasabi ang mga ganyang bagay. We call on the Department of Justice to thoroughly review this matter and consider appropriate legal actions against Representative Alvarez and other similarly situated. His words and deeds are a disservice to our men and women in uniform who risk their lives daily to safeguard our nation's security, defend us from all manner of threats, and uphold the Constitution. Kaya sana ang ating Department of Justice, soon, kasuhan nyo po itong si Pantalyon Alvarez. Turuan nyo po ito ng leksyon sa mga kagalang-galang na nandyan po sa Department of Justice. Gawan nyo po ng kaparaanan nang naaayon po sa legal na proseso na masampahan ng kaso itong si Pantalyon Alvarez. After all, yung conviction is a different story. Bahala na po ang korte ang mag-decide kung siya ba ay may kasalanan o walang kasalanan for inciting to sedition. Ang mahalaga, masampahan siya ng kaso, maturuan ng leksyon para yung mga similar situations or mga ganitong utak na mga individual o mga Pilipino hindi na po umulit sa kanilang mga kagaguhan na pinagsasabi sa harapan po ng publiko.